Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 77 ng season 2 SLAMDUNK fanmade na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara at atin ang simulan. Sa nakaraang episodes nga, isang turned around hookshot ang ginawa ni Sakuragi. Kaya napanatili pa rin nila sa 16 ang kanilang lamang. Okay ang ginawa doon ni Sakuragi ah. Ginamit niya ang wingspan niya para hindi siya maabot nung number 9 ng Hibayama. Hindi lang pala jump shot ang alam niya. Tumitinara na rin pala siya ng hook shot. Kakaiba talaga ang bata mo na yan, Anzai. Dami niyang the moves na nalalaman. Sa iyo niya ba natutunan yun? Tanong nga ni Coach Takato. Hindi ko naman tinuro sa kanya yun. Siguro na-explore niya sa ibang player. Tapos inadapt niya sa sarili niya. Hanggang sa makuha niya ang tamang forma ng pagbitaw sa bola. Si Sakuragi kasi, malawak ang pag-iisip niyan. Pag curious sa isang galaw yan, inaaral niya yun at pinagsasanayan. Yun ang napansin ko sa kanya. Sagot nga ni Coach Anzai. Ganun pala, sariling sikap pala ang ginagawa niya. Muling sabi nga ni Coach Takato. Nasa panig na nga ng Hibayama ang bola at hawak na nga ito ni Aragaki. Sendo, dikitan mo lang siya. Ako ang susuporta. Pag nakawala siya, ako na bahala na kumuha ng depensa. Dapat natin mapigilan ang shooting range nila. Wika nga ni Maki. Okay, sige Maki. Sagot nga ni Sendo. Pilit nga ni Aragaki na kumakawala sa depensa ni Sendo. Pero hindi niya magawa. Huwag mong ipilit na makatira, Aragaki. Tingnan mo depensa nila. Hindi ka makakawala dahil may nag-aabang na sa pagkalas mo sa defender nila. Sigaw nga ng coach ng Hibayama. Tama si coach. Mahihirapan ako na makatira nito. Talagang pinipigilan nila ang pagpuntos namin. Bulo nga sa sarili ni Aragaki. Kaya ipinasa niya kay Ukita ang bola. Pagkakuha nga ni Ukita sa bola, balik na agad sa depensa si Maki para mapigilan naman niya si Ukita. At si Sendo naman ang sumuporta sa kanya. Okay ang depensa ng Kanagawa. Para silang naka-box one na may abangers sa pag-atake ng kalaban nila. Siguradong pigil na pigil ang atake ng Hibayama niyan. Pansin nga ng captain ng Yami Umatek na si Ryuichi Kanaka. Itira niyo na ang bola. 5 seconds na lang ang natitira sa shot clock niyo. Sigaw nga ng coach ng Hibayama. Dahil nauubusan na nga ng shot clock ang Hibayama, kaya tinirang bahala na lang ni Ukita ang bola. Yun nga lang kapos ang tira nito. Kaya naman tinawagan sila ng 30 seconds violation.
Buisit, naubos ang oras namin sa walang nangyari. Mahinang sabi nga ni Ukita sa sarili niya. Nice defense team, maganda ang ginawa nyo, sigaw nga ni Aya ko. Ano masasabi nyo sa bagong strategy ng depensa ng Kanagawa coach? Tanong nga ni Damian. Okay ang ganong uri ng depensa, pero kung tutuusin, kaya naman ng Hibayama na lusutan yun. Kaso, nauunahan sila ng pressure, kaya hindi na sila nakakapag-isip pa ng maayos. Sagot nga ng coach ng Kirikami. Isa pang tanong coach, kakayanin din kaya natin ang Kanagawa na yan? Wika ni Damian. Hindi ko masasabing ngayon yan. Kita mo naman ang ginawang tambak nila sa kupunan ng Hibayama. Ang kailangan gawin natin pag nakaharap na natin sila ay huwag magpabaya. Sagot muli ng coach ng Kirikami High. Napatingin na nga lang sa kanya si Damian. Lapit kayo dito sa akin. Gawin na natin ang zipper flare. Isa itong quick hitter. Si Rukawa ang gagawa sa 3-point area. Ikaw sa Sakuragi ang hahawak ng bola. Sendo at Maki, sa inyo manggagaling ang setter para makarating kay Rukawa ang bola. Wika ni Akagi. Ilalabas na ba natin ang ganong play? Tanong nga ni Sendo. Oo Sendo, pang diina na tambak na ito para sa Hibayama. Muling sagot ni Akagi. Okay sige, sagot nga ng mga player. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola at hawak na ito ni Sendo. Sabay angat nga ni Sakuragi sa ibabaw, kaya ibinigay dito ni Sendo ang bola. Tingnan nyo, si Hanamichi na ata ang magpo-point guard. Oo nga no, may binabalak ang Kanagawa. Pansin nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Coach, mukhang gagawin na nila ang pangdiinan na play. Wika ni Uzumi. Napangisi na nga lang si Coach Tauka. Humanda kayo. Eto na, aatake na ako. Wika ni Sakuragi. Sabay dribble nga nito. At isang senyas ng daliri ni Sakuragi. Kaya naman, tumakbo si Sendo. Papunta sa gitna. Yung number 7, siya kukuha ng pasa. Wika ni Ichinosin. Pero kay Maki pinasa ni Sakuragi ang bola. Pagkakuha nga ni Maki sa bola, sabay ikot ni Sendo at lumipat ng pwesto. At dito na nga ipinasa ni Maki ang bola. Pagkakuha nga ni Sendo sa bola, siya namang ikot ni Rukawa at dumaan sa likuran ni Akagi. Kaya naman, na-screen ni Akagi ang defender ni Rukawa. Kaya isang high pass ang ginawa ni Sendo. At sakto ito kay Rukawa. Pagkakuha na pagkakuha ni Rukawa sa bola, sabay release nito sa 3-point area. Dahil open siya, ayun, maganda ang bitaw nito sa bola. At yun, pumasok nga ito. Kaya dagdag puntos para sa panig ng Kanagawa. Ang score ay 71-52. 19 na ang lamang ng Kanagawa. At 1 minuto na lang ang natitira sa laban. Wow! Ang galing ng play na yun! Yung number 10 ang nagdala ng bola para mas matanaw niya ang papasahan niya at makapag-set ng play. Napakahusay ni strategy. Wika nga ng mga manonood. Nice shot, Rukawa. Di mo kami binigo. Bati nga ni Akagi. Wala yun, Captain.
kailangan natin ibigay ang lahat sa laban na to. Sagot nga ni Rukawa. Napakagandang quick hitter, zephyr flare, ang ginawa ng Kanagawa, na lalong nagpadiin ng lamang nila laban sa Hibayama. Sa loob kaya ng isang minuto, may pag-asa pang manalo ang Hibayama? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man, and sign out. Bye-bye!